Hi gel friends, welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, is ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking look na yan. Yan po ay Blue Swan X Curl Makeup. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para updated ka sa mga upcoming videos na i-upload ko. So una is nagay muna ako ng glue sa aking kilay para maging tack ang aking kilay kasi sobrang kapal and need natin yan para mawalan tayo ng kilay kasi maglalagay tayo ng buong face paint sa ating mukha. So after ko nagay ng glue, is hinat ko muna siya ng aking loose powder. Then make sure na isa-set nyo siyang maigi para hindi lumabas yung mga tikwas-tikwas ng inyong hair na kilay. So after nun, naglagay lang ako ng aking primer to make sure na maganda ang pagkakalapat ng ating foundation or any face paint. So after nun, naglagay lang ako ng concealer doon sa aking kilay para matakpan na siya and mabura ang ating kilay. So said tayo. Then after nun is pinland ko lang siya para mas maganda ang kalinisan. Char! So ayan, blend ko lang siya sa ating kilay so that malapat masyado ang ating kilay. Then after nun, naglagay ako ng color blue na eyeshadow sa aking talukap. So make sure lang na meron ito kasi color blue ang ating face paint na ilalagay sa mukha. Kasi mahirap na lagyan ng face paint yung talukap natin. So para lang din magkaroon ng color. So after natin malagyan siya ng face paint. So after ng ating eyeshadow, so maglalagay na tayo ng ating face paint using my oil based face paint sa aking buong mukha. So para magkaroon ng kulay ang ating face dahil ayun ang ating color na gagawin for today. So ikakalat lang natin siya and blend lang natin hanggang matakpan ang ating full face. Then after nun, gagawin na natin yung ating details using white face paint. So medyo mahirap yung paglalagay ng mga details kasi sobrang detalyado yung look natin for today. So dapat is make sure na i-details natin ng maayos siya. So para mas malinis and mas maganda yung kalabasan ng ating look. So after nun, nag-cut crease muna ako para sa ating eye look. So
gumamit lang ako ng concealer para sa ating cat crease and lalagyan natin siya ng eyeshadow para mas maging hindi makumalat yung concealer na nilagay natin. Then after natin mag-cat crease, lagyan lang ulit natin siya ng eyeshadow dun sa gilid para magkaroon siya ng shadow effect. Then ayan guys, almost done na tayo and nag-detailings na lang tayo. Lagyan natin sa mga details para sa ating look. And then after nan, tapos na ang ating final look. So guys, kung gustuhan nyo ang video na ito, don't forget to click like, subscribe, and share this video. And huwag nyo lang kalimutan mag-follow sa aking mga social media account para happy tayo lahat. So guys, thank you again for watching this video. Thank you again and again. Love you and...